At tulad po ng sinabi ni Mang Tani, mahalagang maging handa tayo mga kapuso ngayong panahon ng bagyo o kalamidad. Inilunsad na formal kanina ng gobyerno ang Project NOAA, Nationwide Operational Assessment of Hazards. Matutukoy na raw ngayon ang tindi ng ulan na bubuo sa isang lugar at kung saan babaha. Importante po yan para mas maging handa ang ating mga kababayan. Nakatutok si June Veneracion. Ang ceremonial logging in ni President Aquino sa ating... Si Pangulong Noynoy Aquino daw mismo ang nagtulak sa Department of Science and Technology, kaya nabuo ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Kaya siya na rin ang nauna sa paglulunsad ng proyekto na naglalayong makapagbigay ng maasahang flood warning system sa mga pangunahing ilog at watershed sa buong bansa. Ito raw ang pinakamakabagong disaster mitigation program ng pamahalaan. Ang Project NOAA po ang magsisilbing arko ng mga Pilipinong laban sa dilubyo. Tutuldukan na natin ang nakasanayang pagtitiis tuwing tagulan. Hindi na pwede ang bahala na. Sawa na tayo sa kaba. Sa tama at sapat na kalaman, sasanayan natin ang mga Pilipino sa puspusang kahandaan. Sa ilalim ng proyekto, maglalagay ng 600 water level sensors at 400 automated rain gauges sa mga strategic areas sa buong bansa. Prioridad ang 18 ilog sa buong bansa, gaya ng Marikina River. Sa website ng Project NOAA na www.noaa.dost.gov.ph, makikita raw kung gaano kalakas ang ulan na babagsak sa partikular na lugar. Makikita rin ang projection kung saan tatama ang mga pagbaha. Ipapahatid natin sa mga sulok-sulok na bahagi ng Pilipinas para sila ay may kaalaman ng mga weather information, flood information, upang ito ay makatulong sa kanilang paghahanda laban sa sakuna. Hindi lamang ito para sa baha, magiging para sa landslide din ito at eventually sa mga iba't ibang klaseng panganib na mga dala ng mga natural events. Ang LGUs naman daw ang bahalang ipaalam sa mga residenteng nakatira sa mga malalayong lugar ang mahalagang babala ng Project NOAA. Bukod sa internet, ipapakalat din daw ang mga impormasyon sa pamamagitan ng text at media. Kaya buong suporta sa proyekto ang GMA Weather Group na dumalo rin sa paglulunsad ng Project NOAA na ginanap sa barangay ng Camarquina City, isa sa mga barangay na pinakamatinding tinamaan noon na Bagyong Ondoy. Ang GMA Weather Group ay handang tumulong at makiisa sa magiging tagumpay nitong inisyatibong ito. Ang Project NOAA na inilunsad ngayong umaga ay magaling na paghahanda para sa ating lahat, lalo na kung gaya ng sinasabi nila ay ilalabas din to sa SMS, sa mobile, online at iba't iba pang uri ng pagkakommunicate sa publiko. Bukod sa pag-ulan at pagbaha, nakalinya rin gawin ng Project NOAA ang iba pang paraan para makaiwas sa landslide at iba pang sakuna. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.